Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Kirby. Kumusta na po kayong lahat? And for today's video, it's all about bullying. Minsan na ba kayong nabully? Nag-aaral pa kayo ng nursing or kung ano man pinag-aaralan nyo or lalong-lalo na ngayong nag-work na kayo? Ako guys, share ko muna sa inyo. Hindi lang minsan, kundi madalas akong mabully. Like for example, nung nag-aaral pa ako ng nursing, hindi siya talaga direct bullying. Kaya lang that day, nasa isang room kami, nagpa-meeting yung president ng Red Cross. So, fourth year yun. Then, tinanong niya yung batch namin kung sino nga ba yung prospect nila or inaano nila na pwedeng maging kapalit niya, maging president ng Red Cross sa university namin. Then merong ibang mga classmates ko and kabatch ko na nag-suggest ng pangalan ko. Alam nyo guys kung ano yung sagot niya nung president na yon. Si Kirby? I don't think so kung kaya niyang i-handle at patakbuhin ang Red Cross. Baka meron pa kayong ibang mai-suggest na pangalan. O diba? Nakaka-offend. Alam mo yun, parang nangliit ako nun. Pero hinayaan ko na lang yon. And after nga, ako yung naging president ng Red Cross ng uni namin. Sa trabaho, nabully na ako sa Pilipinas. Yes. Mas grabe ang bullying sa Pilipinas, di ba? Mga may position pa yon. Kahit walang position, nambubully din. Basta mga seniority, right? Grabe, di maiwasan. Nung nasa Saudi ako, nabully rin ako yung kasama ko, same time na nabully kami. Ibang lahian ng bully. Sa Qatar, hindi nurse. Sa nurse wala, hindi ako nabully ng nurses or ibang lahi. Pero doktor, oo. Meron kasing minor OT sa ER. Then, pumasok yung preceptor ko, kasama ko. Pinakilala ko. Tapos, mag-a-assist kami dun sa suturing. Sabi ng doktor, ikaw lang ang kailangan ko dito. Labas daw ako. Palabasin mo siya. Grabe. Nangliit na naman ako. Pinalabas ako. Tapos pangalawa noon, trinay ko na ako mag-assist sa kanya. Direct, sabi niya, I don't want you. I want your preceptor. Asan siya? Papasokin mo siya dito, lumabas ka. I don't need you. Ginawa ko, pinagdasal ko lang talaga siya. Sabi ko, wala naman akong ginagawa sa kanya. Bakit ganun yung surgeon namin? Pinag-iinitan niya ako. Parang naramdaman ko na parang, wow, pinag-iinitan ako nito lagi ah. Yun, pinagdasal ko lang siya ng pinagdasal. Every night yun na sana bumait siya, makuha ko ang loob niya. Guys, grabe, effective. Hindi lang as in naging close na nakuha ko yung loob niya. Kundi kinonsider niya ako na isa sa mga anak-anakan niya sa emergency room. Wow, grabe, nakakamiss yun si Dr. Francis. Grabe, sobrang bait. Nung sa Berlin, oo, meron kasing tinatawag na may silent bullying, may talagang direct bullying. Mararamdaman mo eh, naramdaman ko nung nasa Berlin, bagong dating ako nun. Naramdaman ko siguro sa dahil Asian ako. And number one is yung sprache. Yun. Yung language mo. Yung German language skills. Siyempre, bagong salta ka eh. Kahit nag-aral ka hanggang dito sa Pilipinas, pagdating mo dito, parang back to zero. Diba? Kasi nasa reality ka na eh. Hindi ka na sa school. Kumbaga yung communication mo is talagang direct na. So, maninibago ka rin sa mga German kung magsalita sila as in ambilis, hindi mo sila maiintindihan as in. Pati yung sumagot, talagang mahihirapan ka. Mayroon kang gustong sabihin, nasa isip mo na pero hindi mo mailabas. Isa yun sa factor kung bakit pakiramdam ko is nabubuli ako. Yun, inassess ko yung sarili ko. Sa Hamburg, yes, nabully din ako dun. Na dinuro-duro ako. Ibang lahi naman yun. Nung una, hindi ko alam, nangangailangan siya ng tulong. Pinuntahan niya ako, tapos sa room ko, basta nakita niya ako, hindi pa ako tapos sa pasyente ko, sa Vivona ko. Tapos sabi niya, Kirby, pumunta ka dito. Sabi ko, wait lang, hindi pa ako tapos. Pag natapos ako, pupunta ako sa'yo.
Tapos, hala, so nagsisigaw na siya. Eh, di lumabas ako. Di pumunta ako. Tapos, medyo siguro na-shock din ako yung reaction ko. Hinawakan niya, grinab niya ako dito. Siguro, gusto purpose niya is, hinahatak niya ako papunta ng room dun sa Vivonne niya. Tapos, yung unang reaction ko, napaganyan ako. Sumunod ako sa kanya. Pumunta na siya sa room ng Vivonne niya. Pagpasok ko, yun, in-explain na parang ano niya, is na to choke daw yung pasyente, yung matanda. Siyempre, tinanong ko muna, nakakasagot naman yung pasyente. Kumbaga, marami lang kasi siyang ano, secretion, pero nakalunok pa rin, nakakapagsalita. Tapos tinanong ko, kung okay siya, umuo naman siya, sumagot. Alam mo, yung kawork kong yon, dinuro niya ako, tapos sabi niya, lumabas ka, hindi kita kailangan, hindi ko na kailangan ng tulong mo, umalis ka dito. Ay, grabe, nagsisigaw at dinuro-duro niya talaga ako. Pumasok yung isang kawork namin, tapos inawat kami, sabi niya, sige na Kirby, lumabas ka na. Eh, anong nangyari, nalaman nung pinaka-senior namin na nurse din, registered nurse na German, tinanong niya ako, kren yung front niya yung nang duro sa akin. Ang problema, sinagot-sagot din siya. Nireklamo siya. Kinabukasan, miniting kami sa room. The next day, di na siya pumasok. Eh, nag-crank daw. Hanggang sa nalaman na lang namin na nag-resign na daw. Tapos nandito naman, meron din mga karating sa akin na keso ganito daw, Kirby. Ganito, ganyan, ganito. Tapos meron din isa na tinanong din yung kawork ko na una is siguro yung conversation, tinanong siya kung saan nag-aral ng German language, saan kung nakapasa, hanggang anong level, tinanong siya. So, sinagot niya. Tapos, ang sunod tinanong nung nagtatanong na kawork namin is, si Kirby, P2 passer ba yan? Sabi naman nung kawork ko na Pinoy, o naman, P2 passer yan. Nakwento lang sa akin. Kaya nga nakarating dito. Tapos, ang sagot daw nung nagtanong na kawork namin is, pakiramdam ko hindi siya B2 passer. Tapos, nakarating sa akin, sinabi nung kawork ko na kapwa ko Pinoy. Ganun pa naman at nabalitaan ako ng kung ano-anong ganun. Mga comment ng mga kawork. Na-stress ako, madali ako ma-stress. Hindi ako matahimik niyan. The whole night. Yun ang laman ng isip ko. Naisipan ko na gusto ko siyang i-confront. Pero ipinagpasa Diyos ko na lang. Kahit naman saan, di ba? Kahit saan ka pumunta, saan bansa ka mag-work, meron at merong bullying. May maninira at maninira sa iyo. Hindi lang dito sa Germany. Siguro, masasabi ko dito sa Germany, mabubuli ka kapag yung sprake mo talaga is slash, hindi pa ganun ka ano yung kaganda yung German language skills mo. Kasi ako, pa 2 years na dito, hindi pa talaga ganun kaano ang German language skills ko. Ang pangit pa ng German ko. Paano nga ba maiiwasan ang bullying? Una, siguro, itry mo na iwasan yung mga tao na negative. Then, pangalawa, kung may marinig ka man na paninira laban sa'yo, then, pakinggan mo lang, ipasok mo sa kanan, palabasin mo sa kaliwang tenga. Pangatlo, try na i-ignore na lang. Then, kung talagang hindi maiwasan na i-ignore at lumala ng lumala yung bullying, siguro you need to confront her or him. Kaya lang, yun ang problema sa ating mga Pinoy, no? Hindi natin ugali yung mag-confront. Wala tayong lakas ng loob na mag-confront sa isang tao na nangbubuli. Kung may lakas ng loob kayo na mag-confront, dapat in a civil way, in a right way, in a right manner. Kung hindi pa rin talaga masolusyonan yon sa confrontation, then report mo sa head nyo para mag-usap-usap kayo. Diba? Kung ano yung pangbubuli, pakita mo sa kanila na mali sila. Then, kung halimbawa, nabubuli ka dahil sa German language skills mo, sa pagsasalita, then you need to improve yourself. Pakita mo sa kanila. Mag-aral ka. Another thing na ginagawa ko kapag may nang bubuli sa akin is
Ipinagdadasal ko talaga. Totoo yun, guys. Ipinagdadasal ko yung mga pangalan nila. Na sana tantanan na nila ako. Na sana makuha ko yung loob nila. Very effective talaga yun. Sobra. I-try mo na kunin yung loob nila. Kung kaya mo. Kung hindi may iwasan. Try mo na kunin. Tapos, kasi effective din yan. Nung bago lang ako dito. Meron, kasi nag-a-adjust ka pa eh. Kumbaga, meron at meron kang maririnig. Guys, once nakuha mo yung loob, yung isa na parang nung noon, medyo masungit siya sa akin. Ngayon, grabe, medyo okay na. Sabi ko nga, brother ko dito sa Germany, mga ganun lang, binubola-bola na lang. Then lastly, you need to assess yourself. Kung baka ikaw ang may problema, ano bang problema sa'yo? Bakit ka nabubuli? Tanungin mo yung sarili mo. So kung halimbawa, nabubuli ako dahil sa sprocket ko. Ay, oo nga, pangit ang ano ko, ang pag-German ko, hindi pa talaga ako magsalita. So, kung yun ang problema, din pag-aralan mo, di ba? Parang ako, pinag-aaralan ko ba? Ayun, tinatry ko naman. At least, kahit pa paano nakakasagot naman ng konti ngayon. Medyo, sana, okay na. Guys, kung isa kayo sa mga nakakaranas ng bullying, try nyo yung mga suggestion ko. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Huwag kayong panghinaan. Try nyo na mas patatagin yung loob nyo. Huwag kayong magpapaapi. Basta nasa tama kayo. Right? So bago ako magpaalam, mag-iiwan ako sa inyo ng isang kataga. Walang mang-aapi kung walang paaapi. Stop bullying. So sana may natutunan na naman kayo dito sa video ko ngayon. And once again, this is Kirby. Sama-sama po tayong muli sa susunod na video ko. Dito lang sa Kirby Ilarde TV. Tschüss! Nagustuhan niyo ba ang video na to? Kung oo, pwede rin po kayo mag-subscribe. At huwag niyo na rin kalimutan na i-click ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos ko.